Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And for today's video, sa wakas, natapos na yung dream look ni EA Love TV. Makikita nyo na to at matutong hayan ngayong video natin na to. Kaya gusto nyo makita yan, samahan nyo ako. Tara! Day mga ka-EA. Welcome back sa ating YouTube channel. Time check 7 o'clock AM. So, update muna tayo mga ka-EA, no. So, eto na nga ang ating final touch ng ating dream loop, no. So, sa wakas natapos ko rin siya nung Miyerkules at Huwebes, no. So, solo lang yung pag-build natin sa aking dream loop na nga na yan, no. So, sobrang pagod talaga. Grabe yung pagod ko nito, masakit ang likod ko, ang dami kong paso sa kamay, gawa ng sa welding machine. Pero grabe, sulit talaga yung pagod, no. So mapapansin nyo, medyo makalat pa talaga yung first floor at stockboard section ko dito sa ilalim, no. So hindi pa nga dumadating kasi yung bago kong mga order na B-perch. So pag dumating yon, saka ko naaayusin yan. Tapos i-install ko rin, kagaya nyan, yung mga B-perch nga. So possible, puros B-perch lang, 10 yung in-order ko. Dito ko na lahat ilalagay yun. No? Tapos yung style nga ng ating pintuan ngayon, yan, two-way siya, sliding door. Ayan, apaka-modern, di ba, ng ating sliding door. Smooth lang yung pagkaagawa ko dito sa sliding door na to kumpara dun sa isa. Mamaya mapapansin nyo, medyo effort talaga ako sa pag-open. May mali kasi akong ginawa dyan. So, eto na yung update sa ating dream loop. Pwedeng libre yung lait, no, mga kalapatids. Yan, mapapansin nyo, hindi talaga siya ganun ka-eskwalado, kapulido. Pati yung pintura, hindi ko na in-effort kasi sobra na talaga yung pagod ko. Gustong-gusto ko na rin kasi talaga malipatan ng mga warriors ko nga, yung mga ibon, no. So, soon, ang bala ko dito, kaya ganito yung style nito. Magkakaroon nga ito ng hati sa gitna, no. So kung mapapansin nyo, pag ganyan, kung may hati na to dito sa gitna, ito yung portion na ito yung ma-open. Tapos pag in-slide naman natin sa kabilang side, o syempre, close nga ito, itong kabilang side naman yung open, no. So yan, so susunod, pag medyo marami na yung hen and cock, ganun na yung gagawin ko, hiwalay na nga sila, no. Tapos ito na, no, mga ka-EA, no. So namaalam na nga ako dun sa ating flyers loop. So kagabi pinikap na siya ni Boss Miguel. Maraming salamat sa pag-acquire ng ating sinaunan loop. So yung loop na yon sobrang memorable sa akin. Nakapagpa-uwi tayo dun ng Javier Leyte, kahit ganun kaliit yung ating loop. So yun, hopefully nga ay magbigay din sa kanya ng swerte yung loop na yon, no. So, etong side na to, lilinisin na to. Pansin nyo nga, napakaraming butas ng ano, no, ng lupa. Halatang pinamugaran ng mga daga. Buti na lang, walang kahit isa na warrior natin ang naaksidente sa mga daga na mga namamahay nga dyan, no. Tapos, ito yung mga tirang mga materials. Possible, ay diligpit ko rin yan. Lalagay ko dun sa ibabaw ng bubong para hindi nga nakakala. Tapos, dito, yan, puro scrap na dito, yung mga pinagputulan ng bakal, tapos yung mga pinagputulan din ng kahoy, tapos yung karton na mga ginamit na pang sapin dun sa bahay, no. Yung nag-welding ka din kasi dun sa loob ng bahay, so kailangan kong sapinan talaga yung flooring nun para yung tiles eh hindi nga, ano, hindi ma-damage or masira. 75 years later. So, update tayo mga ka-EA sa ating dream loop dito sa second floor. Ayan, pansin nyo, eto yung
nagawa akong viewing nila, 360 na viewing nila dyan sa ibabaw, no? So, grabe, talaga. Isang steel matting, buti nagkasya. Yung bandang dulo nga, butas yan, pinagtagpi-tagpi ko na lang. So, mapapansin nyo dito, parang patusok yung, ano, yung bungad niya, no? Pinormahan ko ng bakal, tsaka na steel matting. Pero pagdating naman dito sa gilid, ayan, medyo papantay na dyan. Ayan. So, yan lang yung ating nagawa na 360 aviary sa ibabaw. So, open lang siya. Bahala na sila kung gusto nila dyan pumunta upang mag-viewing, no? So, ganyan na yung pinaka-style. Tapos, dalawa lang yung pinaka-butas ng ating trapdoor, no? So, naka-open nga lang yung trapdoor dyan. Actually, kahapon ko lang sila ng hapon nilipat dyan. So, ito yung pangalawang araw nila, no? Na dyan na sila nakakulong. Tapos, yan. Itong mga nakalagay dito na beeper tsaka box perch, ito pa rin yung naka-install sa atin na beeper at box perch dun sa lumang loft, no? So, sabi ko nga kay Miguel, pag na-acquire niya yung ating lumang loft, hindi kasama yung mga accessories. So, ito ang ginawa ko lang dito. Instead na nung nakaraan, ispaha lang siya. Ngayon, pinatayo ko na, no? Kasi nga, para magkasya. Kasi nga, ang plano ko talaga dito sa gawin to is puros beepers, no? So, hindi na ako magdadagdag ng kahit na ano accessories dyan. Yan na yun. Pero possible, baka magdagdag lang ako ng pang cover kasi masyado nga silang open loft dyan, no? So, sa mga susunod na mga araw, pag may extra time or mga trapal-tapal na ako nabili, bala ko, takpan nga ito or magpapagawa ko na malaki na anong tawag doon, tarpaulin, tapos nakalagay dyan, EA Love TV subscribe. Yun na yung pinakabala ko na pang cover dyan sa harap, no? Tapos possible, makikita lang natin sila, baka dito, open, or pwede rin ako maglagay siguro din dito ng trapal, pero sa pinakaloob na, kasi hindi pa pwede dito sa labas, kasi nga, pag na-slide tayo ng pinto dito, kakainin niya tong portion na to. Ayan, so, eto, medyo sablay nga lang yung pag-aagawa ko nung ating sliding door. Ayan, medyo namali pa nga ako ng welding doon. Pansinin nyo yung parang tube doon na ano, na suporta ng sliding. Na overwelding ko nga siya. Tapos, yung ginamit ko doon na bakal, awit, di ko na double check. Ano, medyo baluktot. Kaya hindi smooth talaga yung pag-open ko nito. Ayan. Ayan, pero na-open naman. Ayan, so, eto yung magigisiste. Yan. So, meron tayo ditong pinolik. Pinolik nga ba yung tawag dito? Nauna, na in-install. Tapos, itong hardiplex na mga apal na to, ito yung sobra na hardiplex nung pinagawa ko na second floor sa loob ng bahay, no? So, napakinabangan ko siya. So, dito sa side na to, hardiplex. So, ang ginagawa lang natin dyan, kayas-kayas lang tayo ng mga dumi nila dyan. So, magandang-maganda na yung sitwasyon, no? Nakapagpagaspas na sila, nakakalipad. Kagaya nun, ayun, no, nakasampay yung isa. Nagbo-viewing na siya dun. So, baka by next week or sa mga susunod na araw, titraining ko naman sila na magparonda nga. Tapos, dapat dito na sila uuwi. So, update tayo mga kai. Ito yung unang kain ng ating mga warriors dito sa ating bagong flyers loft, no? So, yung pagpapakain natin sa kanila, isang takal lang nito. Itong ginagamit ko na to, is maxi breeder nga, no? Kasi mas gusto ko yung ano, yung mix niya ng mga seeds tsaka ng mga iba pang mga pagkain, no? So kung mapapansin nyo dito yung mga warrior natin dito nung nakaraan, anim lang, pero sa ngayon lima sila kasi nga yung isa quarantine ko, parang meron siyang sakit na halak eh. Pero yun, inano ko muna, quarantine ko na dun yung anak ni Batusay na isa. Pero madali lang naman pagalingin yan. Siguro wala pang isang linggo, magaling na yan. Yan. So, yung pagkainan natin dyan, yan pa rin yung luma nating pakainan noon. Diba? So, tamang isang taka lang, tapos mamaya na lang ulit tayo magdagdag hapon. Lalagyan natin ng ano, ng GMP3. Okay? A few moments later. So, update tayo mga ka-EA. So, nandito tayo ngayon sa loob ng aking second floor na flyers loft. So, ayan, yung mga warriors natin, no? So, yung mga butcher natin dito, yung dalawang itim, yung isang milky bar na halos patapos na nga rin yung kanyang molting. At
sadyang pinaparisan agad ng mga barako natin dito. Tapos yung isang anak ni Batusay, no? So, eto. So, pag mag-viewing sila, rekta lang sila dito. So, napapansin ko na di na nila kailangan i-training. Automatic na pumapasok sila dyan. Tapos dumediretso sila dito. Ayan. So, ayan yung ibabaw ng ating 360 aviary. Tapos, yung ating anong tawag dito? Yung ating trapdoor. Ayan. Ay, yun nakakahingal yung pagbablog natin. Ang tagal ko ng pahinga sa vlog. Ayan. So, hindi naman sila basta-basta makakalusot dito. So, basta masanay lang sila dito sa ating bagong flyers dop. Sa susunod, paronda naman tayo. Okay. Medyo mailap sa atin yung iba natin mga warrior. Ayan, oh. Okay. So, tumbok na tumbok agad si Haring Araw dito. Ayan. So, yun muna yung update natin for today's vlog. Maraming salamat sa suporta nyo. Dun sa mga nag-abang natin na mga solid supporter dyan. Sa pagtatapos ng ating flyers loop, eto na yon. So, tuloy-tuloy na ulit yung pagbablog natin. Tapos yung raffle gift bird natin. Tsaka yung 10 bote ng Engineer's Herbiotic. Malapit na yan. Basta matulungan nyo lang si EELOP TV na maka 5,000 subscriber. No? So, siguro nasa 700 to 600 na lang. Mahihit na yung 5,000 subscriber na milestone natin. So, that's it muna for today's vlog. Maraming salamat sa suporta nyo. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.